to totoo. Hindi to totoo. Ano, ano? Hindi to totoo. Then. Wait lang, imi-make sure ko lang. Oh. Imi-make sure ko. Laya ng American socialite na si Kylie Jenner. Si Andrea na kasabay kasi si Kylie sa panonood sa show ng isang luxury brand sa Milan Fashion Week sa Italy. Sa isang post ng 20-year-old actress, nakasaad itong hindi siya makapaniwalang nakasama niya sa iisang lugar ang longtime idol. Maliban kay Kylie, hashtag kilig moment din para kay Andrea na magkaroon ng selfie kasama ang The Little Mermaid star na si Halle Bailey. Hirit ito, pangarap niya rin kasing maging mermaid. Sa huli ayon sa actress, isang incredible experience na makadalo sa tatlong shows ng mga bigating brands sa mundo ng fashion. Dumalo si Andrea sa Milan Fashion Week kasama ang celebrity doctor na si Vicky Bello. Kasama ko pa sa elevator and Hypen, which was so funny and frustrating at the same time because I didn't realize that Hypen na yung kasabay ko. Na-realize ko lang nung nakaalis na. So I got really distracted by the elevator because it was shaking and meron kasi akong trauma sa elevators. Pero super good looking, no pores. I'm my baby powder, even though I can't smell anything. What happened? No, let me tell her. What the hell? Why she got it? I want to know.
Oh, it's a guy? Oh, shit. How is it? Hey, what? You all know this guy? Is he here? Basketball player! Well, he doesn't have taste. So what? I'm receiving a lot of mixed signals and a lot of words I don't understand. So I'm so bad at mouth reading. I'm really trying to get better on this floor, but it really doesn't work out for me. So I guess usually at this point in the show, I like to do this game. I called it something, and the name didn't really stick. It was called Unsubscribe, because like emails, you subscribe to emails, and my name's Sabrina. It just didn't really stick, but anyways, the whole point, thank you. It sticks, aw, oh, so sweet. The whole point is that I kind of want to know where you're feeling right now in your healing process. If you're, well, I already know the answer, but it's, if you're mad, if you're more sad, or if you're... Or if you're just hoping to live a fun day and not think about too much, which one would you say? The last one? You just want a fun day? Girl, you were pissed and crying 2 seconds ago. Leave it in the past. That's a very mature take. Hindi ko naman sure kung ipopost ko to eh, pero kung ipopost ko man, samahan niyo ako maging delulu. Kung ayaw niyo ako samahan maging delulu, wag na lang kayo manood, okay? Para nga to sa mga gusto ko samahan maging delulu. Wag na kayo mag-comment na delulu ako, bla 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 bla. Hindi ka kasama sa video na to, hindi ka invited. Invited ka lang kapag gusto mo ko samahan maging delulu. Thank you. Kung hindi, alis! Sa mga tamad po magbasa, please, bago kayo mag-comment na bandwagon ako, just go to my Instagram account. Meron ako napakahabang caption. Basta for short, ang tagal, a few years ago, I decided na manahimik na lang ako pagdating sa mga interest ko sa K-drama and K-pop kasi naka-experience ako ng napakalalang backlash when I was a kid. So, I decided to
alam mo, maging quiet fan na lang, I love you from afar, but 21 na ako ngayon. Mas lumalakas sa loob ko. So, samahan niyo ako maging delulo! Okay, so kung napanood niyo yung video na pina-edit ko, at pina-edit ko yun, parang 5 times yun ni-revise kasi... Sobrang kaya hindi ulitin yung paulitin yung baka. Oh, si Kim Soo Hyun kasi. So, dapat talaga like, perfect. Isang oras ko nang hinahanap yung video, hindi ko mahanap yung video, pero ito yung lumabas siya na naka-all white siya. Akalain niyo yun. Like, nag-all white siya. Nag-all white siya. Bakit hindi makita? Ayan. Ano yan? Ano yan? Tinitingnan ko yung pictures niya. Ayan oh. Hindi naman siya naka-white. Tapos dito, oh. Boogs. Meron pa. Hindi ko alam kung fan meet to, ano, pero... So talaga nung nakita niya ako, nung nakita ko siya, nalulubabas na naka-all white, talaga, hello, dilulo na talaga ako, naisip ko, hello, tapos hindi pa nakatulong kasi yung katabi ko, hindi nga kami magkakilala eh, pero ginanon niya ako na, hello, ready na, stop, ay! Tapos kasi, eto, hindi eto delulo ha, panoodin niyo yung video na pina-edit ko, pero una pa lang, nakita na niya ako, at hindi ako nagyayabang, sinasabi ko lang, hindi ko din naman siya masisisi, kahit ako din naman, di ba, kung ako'y nasa stage, tapos, may naka-wedding gown, nasa harapan, may kita ko siya, kahit iwasan ko siya, mapapatingin talaga ako sa kanya, so, well, like, syempre, delulo nga ako. Inisip ko, what if pinahanda niya? Hey, ihanda niyo nga yung white suit ko. Charot! Ah! Last ko na ito, hindi na manonood ng kahit na ano na kay drama. Tingnan niyo yung nangyayari sa akin. Like, iniisip ko, tapos tingnan niyo ha. Wala siya sa gitna. Mas nandun siya sa side ko. Ito talaga, alam ko, rich na to. Alam ko, OA na to, pero... Inisip ko, what if like, gusto niya mas tabi kami para magmukha kaming wedding picture? Ah! Sampalin niyo na ako! Tapos na dapat ako magdaldal eh, pero gusto ko lang i-ada, hindi lang siya all white guys eh. Hindi lang siya all white na simple, okay? Yung all white na parang pangkasal. Parang special shade for weddings. Yung parang hindi lang siya casual. Tapos tingnan niyo, oh. Hindi ba kami magkamuka? Ay, mali. Hindi ba kami magkamuka? Oh. Pero sinasabi ko ba na nagbihis siya para maging matchy kami? Hindi, kasi kapag sinabi ko yun, mayabang ako at feeling era ako at ngungudgo din ako ng mga fans niya sa lupa. Pero fan lang din naman ako eh. At... Basta! Ang saya. Hindi man kami nagkatabi sa picture. Masayang-masaya na ako. Sobrang saya ko na. As in. Wait lang, minaisip ulit ako. Alam niyo na, kung ayaw niyo ako samahan sa pagiging dalulo ko, hindi kayo invited, okay? Leave GC, kick out ko kayo sa GC na to. Si Bea kasi ayaw niyo ako pansinan, so wala akong makausap, so kayo na lang. Guys, what if? Kasi kung hindi niyo alam, biglaan lang yung pa-wedding ko. As in, sobrang lungkot ko kasi nawala yung tickets ko, so medyo nag-breakdown ako kasi akala ko hindi na ako makadating. Tapos basta, ano, cut to, nag-aayos ako. Tapos bigla lang sabi ko, ate, may wedding gown ka ba sa stylist ko? Ate, Kat, may wedding gown ka ba? Kasi gumagawa mo na siya mga weddings, blah, 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 blah. Anyways, sayang kasi kung prepared lang ako eh. Kasi dapat cardigan lang naman talaga suot ko. Pero kung prepared lang ako eh, what if guys, what if? Nagdala ako ng pare. Ay, hindi, father, hindi po sa ganun na. Like, ano lang po, hello? Maano ba ako sa sinabi ko? Anyways, ano lang. Kaya nga, what if? Hindi naman to totoo. Pero like, kunyari yung friend ko, diba? Naka-dress up siya as pare. Tapos, nagdala ko ng sign. Panag-finger heart ka, I do. Kasal na tayo. Eh, lagi siya nag-finger heart, diba? So, wala din na siya nag-finger heart. Pag nagsalita ka, I do. So, sino siya nagsalita? Ganun lang sa pan-meet. Ay, sayang, hindi ako prepared.
opinion no kung nagprepare ako. Pero what if? O kaya, mayroon akong extra ring na tapos binigay ko sa kanya. Tapos sinuot niya. Kasalan talaga kami. Tama na. Oh my gosh, grabe. 9:20 PM na. Saturday pa yun. Hanggang ngayon din wala pa rin ako. Ah! May sakit na ako. Bye. End call.